Guys, good morning sa ating lahat. So ngayon, samahan niyo ulit kami sa aming biyahe. Pupunta tayo ng Batangas. So di-deliver na natin tong unit ni Sir Gerald. Sir Gerald, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-purchase ng sasakyan sa amin ni Kuya Ryan. Day 17W. So ayan po, RO6A ang kanyang makina, turbo engine, automatic. So yan ang i-deliver natin ngayong araw na ito. Bali ito guys, yung kanyang makina. Pinaanda na natin, napakatahimik. Ayan. So naglagay din tayo dyan ng temperature gauge na may RPM. Conway ang brand ng ating nilalagay sa mga 6 wires pataas. So gumagana po yan. Sasaksak nyo lang yan sa inyong OBD port. So meron siyang fuel consumption. Merong trip kung ilang kilometer yung tinakbo nyo. Didivide nyo lang yan. Tapos merong speedometer din. ECT yung 90 degrees na yan. So yan ang temperature niya ngayon kasi kanina pa nakaandar. Napakaganda ng kanyang dashboard. May mga honeycomb siya, yung kulay blue na yan. So honeycomb yung design. Tapos ito, nag-iba-ibang kulay yan. Green, blue, light blue. So ayan ang kulay niya. Tapos pinandar na rin natin yung ating makina. Sa pagpapandar naman yan guys, ito yung ano niya, push start. Unang pindot nyo yan, accessories. Pangalawa, on position. Pag inapakan nyo yung preno, lalabas yung kulay green dito sa kanyang dashboard. Tapos pindutin nyo lang ng isang pindot lang, andar na yung inyong makina. Ito yung kanyang makina, RO6A, napakalinis. Ayan, napakaganda ng andar. Napakatahimik, napakasariwa pa ng makina niya talaga. So ayan. Pag gusto niyo patayin yung makina, isang pindot lang naman. Mamamatay na yung inyong makina. Ayan. So ayan, patay na yung kanyang makina. So ito guys yung sinasabi ko sa inyo. Unang pindot, ayan, accessories doon sa kanyang panel. Pangalawa, on position. Ayan, may nakalagay naman on na yung kulay dilaw doon, on. So pangatlong pindot nyo yan, apakan nyo itong preno. Ayan, lalabas yung kulay green. Ayan, pindutin nyo lang to na push start, isang pindot lang. Ayan, andar na. So pilin nyo ng bitawan yung preno. So ganyan lang kadali guys. Tapos pagpapatayin naman ulit, isang pindot lang yung push start, matay na makina. So ayan, ganyan lang kadali yung paggamit ng push start na button. So bali nga pala dito guys, pag gusto nyong ilalock yung inyong pintuan, kasi yung ditong button nya, lock and lock to eh. So bali to hindi na siya gumagana, pati yung kabila. So wala na to, hindi na siya nagka-function. Kung gusto nyong ilock yan, pipindutin nyo lang yung dito. Yun yung purpose nitong button na ito, kabilaan. Tapos unlock naman, pindutin nyo naman ng isa pa. Papakita ko sa inyo kasi yung sa likod niyang pinto, gumagana pa yung lock unlock niya. Basta nandito lang sa inyo yung susi. Halimbawa yan ay naka-unlock. Tapos ilalock nyo, pipindutin nyo lang yan dito. Yan, dito yung button niya. Pindutin nyo lang yan. Maglalock na yan. Yan o, oh, umilaw. Yan o, oh, nakalock na yan. Pag gusto nyo naman i-unlock, pindutin nyo lang yan. Yan o, oh, lahat ng pinto yan na-unlock. So yan ang likod niya guys, oh. So may storage box tayo dito na pwedeng upuan. Yan. So magpapakarwash pa tayo bago natin i-deliver to para malinis, kasi hindi pa natin nakarwasan kasi ulan ng ulan dito sa atin. So pag nilak natin, pinindutin natin ng isa, ilaw yan ng isang beses. Yan, isang beses. Pag unlock naman, dalawang beses ilaw. Yan. So, ilock natin. Tapos, check natin yung pinto. Lahat ng pinto yun, nakalock na. Yan o. Nakalock na yung mga pinto niyan. Lahat ng pinto, nakalock na yan. Basta yung susi nyo, nandito lang sa bulsa nyo. Or, basta malapit dito sa sasakyan natin. So, unlock. Yan. Yan. Bukas na ulit. So, bukas na rin lahat ng pinto niyan. Ayan o, double sliding.
Ayan o. Tapos, yan. Kasarado na. Ito, di na rin gumagana. So, wala na yan. So, ito lang talaga. Pag gusto nyo i-lock lahat ng pinto, tapos unlock, dito nyo lang pipindutin. Yan, gumagana pa yan. So, nakalock na. So, syempre, kasama natin si Wagon. Medyo marami lang talaga. O sobrang dumi. Kasi, hindi pa tayo nakapagpakarwas dito. Kasi sobrang ulan talaga dito. Lagi. Yan. So, 3 years na sa atin. Sa mga nagtatanong kung ilang taon na yung ating sakyan, bali 3 years na yan, mahigit. So far, okay naman ang performance ito. Malalayo na yung nababiyahe natin. So, wala naman tayo nagiging problema. Ayan, basta nasa condition lang yung ating sakyan. So, ayan guys, palis na tayo dito. So, samahan niyo ulit kami sa aming biyahe. Kasama natin si Kuya Ryan. Dala niya yung sakyan natin. Reverse camera. Sir Gerald, see you po. Sa mga taga Batangas dyan, shout out po sa inyong lahat. So, nandyan po kami ngayon. So, dadaan tayo ng Cabiang, tapos Lemery, tapos Batangas. Hindi na tayo dadaan sa expressway para maikot-ikot din natin itong sakyan muna bago natin may deliver kay sir. So, diretso road test na rin to. Napaganda ng ating temperature gauge na nilagay. May RPM, temperature. Maragondon. Medyo pakyat to guys. Yan o, tuloy-tuloy na kaya dito lang tayo sa may gilid. Malapit na tayo sa Cabiang Tunnel. So, malalay lang tayo dito sa mga ganito, yung mga akyatan. Kayang-kaya ng sakyan natin yan. Yan. Walang-wala itong akyatan na ito. Mababa pa to. Saan 640 RPM lang tayo. Wala pang 3000 RPM oh. 91 degrees Celsius ang ating temperature. Ayan. Kilometer per hour, 20 kilometer. Simpleng-simple lang yung takbo natin.
tawag na si ate, oh. Almusal. Maraming kayo nandito, guys, oh. Sa tabing kalsada. The deck. Di na kinaya. Naglakad na. Napagod na si kuya. Guys, ganda dito. Ang lilim. Ganda, guys, dito. Tapos, paakyat naman. So, mas maraming pang bundok tayong dadaanan mamaya. So, abangan nyo yan, guys. Hindi lang ito yung dadaanan natin mamaya. Ah, gapang na. Viewpoint Restaurant. Calabne, Puerto Azul. Ito yung Puerto Azul, oh. Kaya Labne. So dito tayo huminto last time. Kaya Labne, Puerto Azul. Maraming bikers dito. Papunta dyan ang Puerto Azul. Maraming bikers nagpapahinga. Batulao. Marami rin akyatan dito, guys, sa papuntang Caybiang. Meron din mga ano dito, mga unggoy dito sa lugar na ito kasi marami pang mga kawi dito. Sana makapag-picture na tayo dito sa may ano, sa may Caybiang, yung sa may bukana niya. Kasi last time na pupunta natin dito, hindi tayo naka-picture doon sa may tunnel. Caybiang, pakaliwa na tayo, Caybiang. Dito na tayo. Kakaliwa tayo dito. Ayan. Padaanin muna natin. So ito yung papuntang Caybiang, guys. Siya, kaliko na tayo dito. Papunta ng Caybiang to. Yung padiretso doon, may daanan din papuntang Batangas doon. Pero ayan, nasa likod. Pares. So sa mga gustong kumain ng pares, ayan, oh. Meron dito. So ang fuel consumption na natin ngayon ay 9.4 km per liter. Pababa naman to. So marami tayong bundok na tatawirin dito.
So dito guys, dahan-dahan tayo dito dahil ano to, accident prone area to. Yan o, kurbadang kurbada yan. Tapos sabay bangin yung mahulugan mo dyan o. Tapos sharp curve talaga to. Yan o, letter ano siya, parang letter C. Kurbadang kurbada talaga. So mga dahan-dahan lang tayo nito. Dahan-dahan lang tayo sa mga ganitong daanan. Lalo na yung may mga solid yellow lane dyan, kabilaan. So hindi talaga tayo pwede mag lipat ng linya or mag overtake. So kailangan dito lang tayo. Tapos maraming palusong dito. Ayan o, pa letter S naman. Letter S. Temperature natin 92 degrees Celsius. Yan. Speed natin 39 43 kilometers 0.8 4.7 liters yung ano natin, yung fuel na consumption. So ayan guys, oh. So mga ganyan nagmamadali. So paunahin natin yan. Yan natin sila mauna. Yan o. Malapit na tayo sa Kaibyang. Bali itong Kaibyang na to, bali ano siya, yung bundok na ganyan, nilagyan ng ano, butas para madaanan ng mga sasakyan. Kaya nilagyan nila ng butas yung ano, yung bundok. So malapit na tayo dito sa may bukana ng Kaibyang Tunnel. Vertical clearance 4.85 meters. So hindi pwedeng matataas dito kasi hindi makakapasok sa Kaibyang Tunnel. So sana may mahintuan tayo. Ayan o, hindi ko alam kung pwede dito. Tanungin natin. So ayan nga guys, nasa Kaibyang Tunnel na tayo. Ayan, papasok na tayo dito. So bawal pala mag picture talaga, bawal huminto doon. So tinanong natin yung police, bawal talaga mag picture. Yan, madilim. So ilaw tayo. Yan o. So hindi lang natin masyadong kita yung ilaw dahil nakatinto. So ito na yung tagusa ng Kaibyang. So tingnan natin dito kung makakahinto tayo sa may unahan. Para mga picture tayo. Nako. Bawal, bawal. Bawal. Ito tayo. Tignan natin. Picture lang tayo. Saglit. So ayun nga guys, nandito na tayo sa Kaibyang Tunnel. Ayan o, napakaganda dito. So puntahan nyo ito guys pag may time kayo. Ayan o, napakaganda. So dun sa kabila, bawal talaga huminto dito. Buti nakahinto tayo saglit dito. Ayan o, si Wago natin, sakyan ni Sir. So di-deliver natin yan. Diretso tayong Batangas. So nandito na nga tayo sa baba ng Kaibyang Tunnel. Meron dito mga paliguan guys. Ayan o, yung dagat napakalinaw. Maraming naliligo dyan sa baba. Dito may babaan. May mga parkingan din dito.
Maraming ano dito, nag-outing, naliligo sila dyan. Ayan guys, so maraming umiinto dito. Sa mga gustong maligo, maligo na kayo dito. Yan sa baba oh. Guys, didiretso na tayo ng Batangas. So dito na tayo dadaan sa may Lemery. So bali nga pala guys, wala ditong internet. Minsan dito may mga lugar na hindi kayo makakasagap ng signal. Maraming ano dito, nag-aalok ng ano yung paliguan. Ayan o, mga resort. So guys, dito na tayo liliko sa may Pakanan. Kasi nung nakaraan doon tayo dumano, yung street na yon papunta ron. May daan naman doon, kaya lang dito tayo. Diyan tayo dumano nakaraan, yung street na yan. So dito naman tayo dadaan kasi didiretso tayo ng Batangas eh. So guys, may akyatan din pala dito. Paakyat din pala ito. Paakyat ng bundok. So ngayon nasubukan din natin na yung daan dito sa kabila. Paakyat. Pero may mga dumadaan ata dito na bus eh. Hindi natin alam. Ayan o, paakyat din to guys o. Parang katulad din kanina yung dinaanan natin. Matarik din to. Basta mga akyatan guys, alalay lang tayo. Kahit alam natin na malakas ang ating makina or mahina man, so kailangan alalayan pa rin natin. May pressure na. Mataas na rin to. Yan po, palo yung temperature natin. 90 degrees lang. Tapos, pababa naman to. Doon lang ang akyatan. Pero doon sa una, tingnan natin kung meron pa. Bibilad na sila ng palay. Bagong ani. And guys, paakyat ulit to. RPM natin 2526 lang. So hindi natin kailangang iharurot yung sakyan natin. Kayang-kaya gapangin niya ng ating sakyan.
I love Natipuan. I love Natipuan. Batangas. Oh, paakyat ulit. Straight na straight yung pakyat. Pitik-pitik lang tayo sa accelerator. San 600 RPM mga ginagawa dito guys. Nasugbo McDonald, Nasugbo, shout out. Shout out po sa mga taga Nasugbo, Batangas. Binabaybay namin ngayon yung akyatan, dire-diretsong akyatan. So, ayos din ang akyatan dito, mahaba rin. So alalayan din natin si Kuya Ryan sa likod. Fuel consumption 9.6 km per liter. So ang tinakbo natin ngayon 66.9 na. Kayang-kayang guys ang mga akyatan. Parang pabagyo to eh. Akyatan na ito. Medyo matarik pa nga dito eh. Jollibee. So guys, sa mga hindi pa nakakaalam, ang ating daladalang sakyan ngayon ay Day 17W, yung latest model. Ito yung high end ng Day 17W, yung may push start, double sliding door with step board, all power, keyless entry. Terrazas de Punta Fuego. Barangay Wawa. So nasa Barangay Wawa na tayo guys.
Wawa or Wawa. Barangay Wawa. Nasugbo, 6 kilometers ahead. 6 kilometers na lang, nasa Nasugbo, Batangas na tayo. Guys, nandito na tayo sa Nasugbo ngayon. So, kumaway lang sa atin si Jollibee, kaya uminto tayo dito. Kakain muna tayo. Update lang, ang fuel consumption natin ay 9.7 km per liter. So, yan ang tinakbo natin, 73.3 km, 8.4 liters. Tapos, 93 degrees Celsius yung ating temperature. So far po, ayos na ayos po yung performance ng ating day 17W. Marami pong matarik tayong inakyat. So ayan po, kain muna tayo. So guys, nasa Palico Bayan, Batangas na tayo. Palico Bayan, Batangas. Diversion Road. Fuel consumption 10.2 km per liter. Temperature natin, 92 degrees. So guys, nasa Balayan, Batangas na tayo. Guys, pag-car wash muna tayo. Sobrang dumi na ni wago natin. Tapos yung sasakyan ni Sir Gerald, bago natin deliver kay Sir, so kailangan malinis. Andito na tayo guys. So yan nga guys, nandito na tayo sa Batangas. Re-receive na ni Sir. So iti-turn over na ni Kuya Ryan yung sakyan. So ayan nga guys, maraming salamat sa pagsama sa aming biyahe. Kung nagustuhan niyo itong ating video, huwag po nating kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick din po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa ating mga video. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.